Ako ang kontrabida nila dito. So, it's about, well, lovers na nahaluan ng mga taong naiingit. Itong taong naiingit got my services as a hitman. And it's a rom-com, so yung pagiging kontrabida po dito is ibang atake, hindi siya kontrabida-kontrabida. It's more of a comedic skit ng pagkakontrabida. But then again, my actions ang dahilan kung bakit yung love nila, napatunayan nila that their love goes beyond death. So yun yung gist ng story nung sa akin. Okay, well, Sir Polo. Ako naman, ano, nag-aing na siya, pinapos yung mic. Ako yung parang teacher, professor ni Kiray sa painting. Kasi yung mga painting paper nito. And nag-discord kami. And then, si Epy Quizon, uncle ko siya. Ngayon, naiingit siya kasi meron ako parang pinamanahan ako na So, gusto ko rin yun. So, dahil naiingit siya sa akin, yun, na-learn niya si Jeff na napatayin kami. So, is it your first time to work with Kiray? Ah, yes. How is it? How is it working with Kiray? Ano kami eh? Super happy kami si Jeff eh. Wala kami. Wala? No dull moment. Nagtatawaran kami parati, nag-aasara, nag-romantik. So ano, masaya, masaya na ba si Kiray. Kung paano naman siya sa screen, ganun din siya kapalit sa Mavs. Tapos syempre, this is a rom-com movie. Kaya aabangan din mo para na kapisisi or love si sa inyo ni Kiray. Well, definitely sa amin wala. So, secret. Pero meron kaming ano, meron kaming... May light moments sa mapunta. May moments kami ni Kiray. Meron kaming excellent footage. Nakatukin siya. Nakatukin sa koma. Tapos, na-joke. Meron kami mga moments. Sige, kaamay din yata. Nakatrap siya. Actually, kasi pag sinabi ko yung role ko, parang... Ayaw mo din wala kayo. Oo, oh, wala na yung ano, ako yung... Basta, wala hindi panuorin niya. Tito ko ni Polo. Artist din ako. Artist din ako sa isang pamilya ng mga batikang artists. Actually, sa Baguio, marami rin yan yung mga... Diba, sila na Cabreras, sila Kawayan, yung family na po, family of artists. So, parang ganun kami. Polo sa Baguio. Uncle niya ako. Hanggang doon lang sa kinuwento ko baka. Pwento ko na lang tayo.